Mommies, it's me Rose and welcome sa aking YouTube channel. So for today's video, meron na naman tayo. Naglilikot yung anak ko. So ayun, for today's vlog mga mommies, I'll be sharing with you kung ano ba yung mga pwede nyo pang gawin. Lalong-lalo na pag may sipon si baby or may halak si baby. Kasi may nagtanong sa akin na isa rin mga mommies na ano daw bang dapat gawin pag may halak yung mga babies nila. Ayan, nagkukulit po yung anak ko. Ayan. So, yung baby ko di pa kasi siya natutulog. Ayan, nanonood siya ngayon. Ayan, so dito ko muna. So, ayun na nga mga mommies, nagkulit na yung anak ko kasi ano na ngayon? It's already 8:30, so inaantok na siya kaya pala siya naglilikot. So, ayan, pinapa-breastfeed ko muna siya. So, ngayon, ano bang pag-uusapan natin? So, ang itatakal natin ngayon mga mommies is ano bang yung mga dahilan kung bakit nagkakahalak si baby? So, ito mga mommies, lahat ng sasabihin ko dito sa video na to, based na po sa experience ko as a first time mom, and sa napansin ko nung time ni baby. So, nung time kasi ni baby mga mommies, nung nagkahalak siya, napapansin ko, pag hindi na... So, ayun mga mommies, ito yung anak ko. Nilagay ko na lang siya sa gilid, and ayan, nag-iPad siya. Ayan. So... Mommies, bago tayo mag-start sa ating video, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to like and mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel kung hindi pa, para every time may video ako like this, ma-notify ka. So mga mommy, just a disclaimer ha, kasi nanonood yung anak ko dito, ayan, nanonood po siya ng Coco Melon. So medyo may maririnig kayong ingay, so ayun. So ayun na nga, ang pag-uusapan natin ngayon is halak, sipon, and ano ba yung pwedeng dahilan at ano ba yung mga dapat natin gawin para mawala yung halak ni baby. Kasi dun sa video ko guys, kung yung sa Malunggay, marami nagtatanong sa akin dun ng mga mommies din na first time mom, kung ano ba dapat gawin, paano maiwasan yung halak ni baby. So sa akin mga mommies, kwento ko lang yung experience ko kasi nanganak ako ng March last year. So nung time ko kasi hindi talaga ako nakapagpa-breastfeed sa anak ko kasi mga mommies, hindi naman tayo makakapagpa-breastfeed agad-agad. Kasi meron tayong tinatawag na parang nag-aantay pa tayo ng 2 to 3 days bago magkaroon tayo ng gatas. So ako noon, 3 araw ata inantay ko ba ako nagkagatas. So, ang ginawa ko, si baby, since gutom na siya, pinormula ko muna siya mga mommies. So, nung napansin ko, nung pinaformula ko siya, madalas siyang hinahalak talaga. Kaya, parang 1 week pa lang, in-stop ko na yung pagpaformula sa kanya. And then, talagang chinaga ko yung pagpapump sa breast, o sa dibdib, or sa dede ko, para magkaroon ako ng gatas. Kasi nga, parang feeling ko, dahil dun sa gatas ng anak ko, kaya siya nagkakalak. And, di ba pag nanay ka, paranoid ka, or pag first time mom ka, paranoid ka. Kasi di ba pag mga ganong babies, prone yun sa mga, yung mga plema-plema, pneumonia, ganyan. So, parang ako kinakabahan ako. So, nung time na nagkaroon si baby ng halak, kasi nung time na yun, parang pinapakinggan ko yung dibdib niya. Tapos parang pag may naririnig akong ganun, parang nag-aalala na talaga ako. So, nung napansin ko na ganun na, in-stop ko na yung formula niya. And that's the time, nagpapa-breastfeed na ako. And thank God mga mommies, after siguro 4 days, ayun, sobrang lakas na ng gatas ko. So, ayun. And, nung time na yun, napapansin ko, kahit nagpapa-breastfeed, or pinapadede ko na siya, may halak pa rin siya. And then, yun nga, ang sabi sa akin ng mama ko, na dapat, every time na didede si baby, dapat pinapa-burp. So, mommies, dapat yung ginagawa every time na didede or every time ipapapid nyo yung anak nyo, yung breast milk nyo, papadedein nyo, dapat lagi nyo siyang ipapa-burp. Kasi ako, minsan talaga, akala ko na naka-burp na siya. Yung tipong pag nilagay ko siya dito, akala ko naka-burp na siya. Yung pala, hindi pa siya nakaka-burp. So, pag ano mga mabis, dapat talaga, pagka-dede pa lang niya, ipa-burp na natin. Kasi importante talaga na nakakadighay yung ang anak natin. Kasi, minsan iiyak sila pag di sila nakakadighay. Especially yung anak ko, every time na hindi siya nakakadighay ng maayos. Kasi mga mamis, kwento ko lang, yung baby ko, sobrang hirap niya padighayin or ipa-burp. As in, siguro, nag-aantay kami ng almost 30 minutes to 1 hour, ma-burp lang yung anak ko. So, ganun siya katagal i-burp. Sobrang tagal talaga. So, ang ginagawa ko, pinapahirang ko siya ng ano sa chan. And, yun, nakakatulong naman sa kanya para makautot siya.
makadighay siya. So, ayun. Kasi nga sobrang tagal niyang makadighay. And nakita ko rin na sobrang nahihirapan siya pag hindi siya nakakadighay or nakaka-burp. So, mga mommies, pag ipapa-burp niyo yung baby niyo, ako kasi noong time ko, talagang yung ulo niya, banda rito, and then, ginaganon-ganon ko yung likod, and then, yung banda dito sa may malapit sa pet, pinapalo-palo ko ng konti. Kasi dati, pag nagpapa-burp ako, ganyan-ganyan lang. So, mali pala yun. So, dapat, ginaganon-ganon yung mommies yung likod, and then, pinapalo-palo nyo ng konti. So, papakita ko sa inyo. Ayan, ganito. Ayan. Si baby kasi mabigat ng mga mommies. Ewan ko kung mapapakita ko sa inyo. Ayan. So, ginaganyan ko siya pagkarga. And then, pag gano'n. Tapos, ito yung likod. Ginaganyan-ganyan ko siya. Tapos, ito yung part ginaganyan ko. Ganyan. Ayan. Ibababa ko na siya. Baka kumya. So, ganun siya mga mommies. Ganun ako nagpapa-burp kay baby. Pero pwede naman, may isa pang way para mapa-burp niyo yung anak niyo para maiwasan niyo talaga yung pagkakaroon niya ng halak is ganito. Ayan. Hindi naman siya umiyak. So, pag ganyan, ganyan-ganyan ninyo lang siya. Pero dapat nakaganon yung ulo ni baby. Yan. Ganyan-ganyan ninyo lang siya para maka-burp talaga si baby. Kasi sobrang importante ng pagpapa-burp sa mga babies natin mga mommies. Kasi, once na yung halak lumala at nagka-plema, sobrang delikado talaga niya. So, yun lang yung mga mommies, isasuggest ko sa inyo na dapat talaga properly na papaburp natin ng maayos yung anak natin. And ang isang paraan pala mga mommies para maiwasan nyo rin na magkaroon ng plema yung anak nyo, magkasipo ng malalai, mag-take kayo nung oregano. Kung familiar kayo sa ganyan, marami na bibilhan yan sa mga natitinda ng halaman. Sobrang mura lang yung mga mami kasi bumili ako niyan 50 pesos yung isang patso. Sobrang worth it kasi every time na si baby parang feeling ko magkakasipon, magkakaplema. Bukod dun sa malunggay, pinapatay ko yun sa kanya yung oregano. Iniibabaw ko siya sa sinaing. Tapos pag medyo malambot na yung dahon niya, ginaganon, dinidikdik ko. May smasher kasi ako dito, yun yung ginagamit ko. And pag medyo malambot na siya, yun yung pinapainom ko kay baby. Pero pag oregano kasi mga mommies, hindi ganun karami yung pinapatay ko sa anak ko kasi sobrang pait niya. So, dapat pag ganun, parang small amount lang, basta lang makainom si baby para maisuka niya yung sipon or plema niya. Ayun, yun siya. Tapos, mayroong pang isa, yung dahon naman ng ampalaya. Ito naman, sinabi rin to ng mama ko kasi taga Bicol kasi ako mga mami. So, sa probinsya namin talaga more on herbal lang. So, yung ako rin kasi mas iniiwasan ko na mag-antibiotic yung ano ko kasi parang hindi naman siya ma-prone sa gamot. And mas gusto ko yung mga dahon-dahon na ganun kasi feeling ko effective talaga siya. And nakakatulong talaga siya sa anak ko. So, yung dahon na nga pala yung mga mamis, makakatulong din siya. So, ganun lang din yung gawin nyo. Same procedure. Ibabaw nyo lang siya sa sinaing. And then, pag okay na didikin nyo, same lang dun sa malunggay na ginawa ko. Ganun lang yung gagawin nyo. And then, pag nakuha nyo na yung katas, yun lang din yung ipapainom nyo. And then, siguro kung 6 months yung anak nyo, and then pataas, siguro sa half lang ng dropper, ipatake nyo. Kasi mapait talaga siya. Literal na mapait ang ampalay yung mga mamis. Pero talagang safe and effective kasi alam niyo naman kung gaano ka-healthy ang dahon ng ampalaya, di ba? So, ayun siya mga mommies, yun yung maisasuggest ko sa inyo. Yan sa mga nagtatanong, sana nasagot ko yung mga katanungan yung mga mommies kasi yun lang yung pwede kong ma-share sa inyo na pwede niyong gawin. And kung sobrang lala na talaga ng ubo at sipon, as in may plema na yung anak niyo mga mommies, mas maganda magpa-check na kayo sa pediatrician kasi mas importante pa rin na ipa-check natin sa pwede ang anak natin para huwag tayo mag-self-medication mga mommies, especially sa mga babies natin na super bata pa kasi hindi wala tayong alam sa mga nun. Pero kung tolerable naman, hindi ganun kalala, pwede nyong itry yung mga sinuggest ko sa inyo mga mommies. And ayun, number one mga mommies, para maiwasan na rin natin yung pagkakaroon ng halak ng anak natin yun. Lagi po natin silang i-burp kasi yan din yung parang nung hindi ko masyadong nagawa noon kasi nga, syempre first time mom and mag-isa lang din naman ako, kami dalawa lang ng asawa ko, wala yung parents ko dito. So, wala akong matatanungan kung ano ba yung dapat gawin. So, dapat mommies, every time na pinapadede natin or pinapa-breastfeed natin si baby, dapat talaga i-burp natin siya kasi sobrang laking bagay pag pinapa-burp natin ang ating anak.
So mga mommies, yun lang po yung may isasuggest ko sa inyo. Mommies, for today's video, and sana natulungan ko kayo, don't forget to like and mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. Yun lang mga mommies, bye-bye! Yung anak ko ay pamatulog. Baby! Baby! Let's sleep na! Let's sleep! Let's sleep! Ay! Ayan, ganito po kami. Ayan, hindi pa po siya natutulog. Mm. Look. What's that? So, yun lang guys. Thank you guys for watching. Bye! Hindi na lang. Ilang ba di pa talaga siya?